Para po sa mga mahilig gumawa ng leche fanat cakes, hinay-hinay po ha, dahil abiso po sa inyo dahil posible po na magtuloy-tuloy ang pagtaas ng presyo ng itlog hanggang bare months. Samantala, masaganang supply ng bigas sa bansa at tututukan sa ilalim ng Masagana Rice Industry Development Program. Yan ang ulat ni Clazel Pardilia. Itlog ang pinakamurang pinagkukunan ng protina. Hindi lamang masarap na agahan, gamit din sa paggawa ng mga pagkain tuwing holiday season, gaya ng all-time favorite na leche flan at mga cake. Pero bago pa pumasok ang bare months, tumataas ang presyo ng itlog, tulad ng bawat tray ng itlog ni Marisa sa Commonwealth Market. So, when delivered, tataas ng 5 piso. 210 po ang medium ng karang buwan. Ngayon po? Is ano na, 225. Kasi yun nga, ano na, magbe-bear na, ano na, paspasok ka na. Kaya gano'n nagtataas ang presyo. Sa price monitoring ng Department of Agriculture, sumirit na ng 50 centimos hanggang piso at 50 centimos ang kada piraso ng itlog ngayong buwan ng Agosto kumpara noong Hunyo. Ang pinakamaliit, 5 piso at 50 centimos. Ang jumbo size, aabot na sa 10 piso. Ang nagkasya sa budget ni Christy, extra small. Dati po kasi medyo malalaki siya ngayon dahil nga po sa pagtaas ng itlog. So kailangan kong discard yan. Instead na sunny side up, ang ginagawa ko na lang po is scramble para medyo lumapad siya, lumaki siya tingnan. Ayon sa Philippine Egg Board Association, tumaas ang presyo ng itlog matapos magbawas ang produksyon ng ilang layer farm bunsod ng pagkalugi noong unang quarter ng taon dahil sa oversupply ng itlog. Sumi pa rin ang presyo ng mais na gamit sa patuka. At yun po ay nakaka-apekto naman sa atin ngayon dahil tumaas naman po ang demand. So, pangalawa po, may contribution pa rin po yung pagbabago-bago na panahon. Ang result po nito is yung mga diseases, no, in general. Ang resulta po nun ay pagbagsak po ng production. Babala ng PEBA, posibleng magtuloy-tuloy ang aumento sa presyo ng itlog. Eight price monitoring ngayon ng medium-sized egg, 6.80 hanggang 7.20 per piraso. Mm-hmm. Ito na po yung presyo noong December last year. Ang worry po namin is baka ma-extend na po ito hanggang December, no, end of this year. Pero continuously, ang ating industry ay nagre-repopulate. Hinahabol po natin yung pagtaas po ng demand towards December. Pinipilit po nating habulin yung kakulangan na supply ng manok. Nanawagan ng grupo sa DA na pabilisin ang pagkakaroon ng bakuna kontra bird flu. Tutulong ang department sa kanila. Kagaya nung sa ASF vaccine, katuwang natin dyan ng FDA para masigurado na yung vaccine natin ay talagang safe and effective. Tinututukan din ng DA ang lalo pang pagpapababa ng presyo ng bigas sa tulong ng Masagana Rice Industry Development Program. Mamimigay ng magagandang binhi ng palay, palalawigin ang irigasyon at babaguhin ang panahon ng pagtatanim. Layo nitong isang pasigit 7 metriko toneladang ani sa bawat ektaryang sakahan. Mas mataas kumpara sa higit 4 na metriko toneladang karaniwang produksyon. Kung magiging matagumpay, maaring pumalo sa 25 million metric tons ang palay production ng Pilipinas. Tiyak natataas ang supply ng bigas at bababa ang presyo. Kasabay nito ang patuloy na paggulong ng P29 program, Rice for All program at pagdating ng imported rice na may mas mababang taripa na makatutulong sa pagiging abot-kaya ng presyo ng bigas. We are seeing na 45 pesos na sa mga palengke ngayon. Meron nga ngayon nagbebenta at 42 na rin na nakikita kami. Pag nagtuloy-tuloy ito at yung mga imported rice will find its way to our retailers, it will have a significant impact din sa patuloy pa na pagbaba ng presyo. Clazel Pardilia para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.